Magkaiba ba ang tunog ng alam ng sikmura? Sa panahong lahat tayo'y walang laman ng pitaka, huminto ang mundo ng mga manggagawa, ang palabigasay sa idnat walang-wala. Ayudang para raw sa mga mamamayan, lahat ng mga tao'y tunay ngang inaasan. Ngunit nang magpamigay ang aming kapitan, yung bahay po namin kanyang nilampasan. Unawain daw namin na kulang ang pondo, magparaya raw kaming may disenteng trabaho. Uunahin daw muna yung mas mahirap na tao, masakit man sa loob ay inintindi ko. Si Mayor naman po, sunod na nagpamigay, may bigas, may manok, may kasama pang gulay. Pagtapat po sa amin, si Mayor kumaway, pasensya na daw po yung may kaya sa buhay. Immortal ba kami at hindi nagugutom? Hindi ba nauubos konti naming naipon? Uunawa na lang ba sa lahat ng panahon? Kami bang nagsumika, wala ng pagkakataon? Dumating ang tulong ng mahal na Pangulo, aabuti ng 5,000 hanggang 8,000. Kasagutan sa dalangin, buong akala ko, katulad ng dati, aasahin lang ako. Hindi daw kabilang yaong may kakayahan, yaong mga nagsumikap at nagbatak ng katawan. Ang magtrabaho pala ngayon, mortal ng kasalanan, ang parusa'y di kasali sa biyaya ng bayan. Masaklap tanggapin katotohanan kay pait, karapatan namin ay madalas na ipagkait. Sino ba naman ang di maiinggit? Yung kapitbahay kong tamad, ang ngiti abot langit. Yung ibang mahirap na ating kababayan, kaya naghihirap kanila ring kagustuhan. Madalas pang sumusuway sa mga patakaran, sila ang laging una sa mga pakinabang. Paano naman po kaming may mga pangarap? Kaming sumusunod, nag-aambag, gumaganap. Kalinga ng gobyerno'y amin ding hinahanap. Hindi namin kasalanan, ayaw namin maghirap. Kung ano ang kay Juan, ganun din sana ang kay Pedro. Wala sanang tinatangi, wala sanang nababasyo. Sa gitna ng matinding epidemya at dilubyo, huwag niyo sanang kalimutan kami rin, Pilipino.